One time may mag-girlfriend na nakita yung sasakyan. Sabi ng lalaki, tingnan mo, tawa sila ng tawa. Eh tamang-tawa, pababa ako. Nung pagbaba ako, napaano yung lalaki, lalo napatawa, napabugay yung iniinom niya kasi nakita niya ako kalbo eh. Nakakatawa raw ang kanyang plaka, pero mapait ang sanhi ng hugot na ito. Nakuha ko tong kotse nung November, katapusan ng November. Tapos simula nun, ang gamit ko yung conduction sticker lang. Tapos hanggang ngayon pa rin ang gamit ko. Kinuha ko kasi ito sa isang company. Sila na yung nagpo-process pag bago kasi yung sasakyan. Ina-update ko lang, tatanong lang ako dun sa agent. Tanong lang ako dun sa agent kung kailan lalabas ang plaka. Hanggang ngayon, one year na, wala pa rin. Yung inis ko, dun sa matagal na paglabas ng plaka, inilagay ko na lang din dun sa plaka na yun, sa plate na yun. Kasama sa binayaran niya sa kotse, ang rehistro at plaka ng bagong sasakyan. Number one, hindi mo pa alam yung totoong plate number mo eh. Hindi mo pa alam yung, kung dito sa Metro Manila, yun ba yung may mga coding, ganun. Medyo hassle kasi minsan pag-travel ka ng probinsya. Mas maganda kasi yung plaka talaga yung nakalagay sa'yo. Pag conduction sticker lang, parang ganito kasi simple yan. Parang hindi pa official. Si Paolo naman, natutunan ang kahulugan ng forever. Para raw kasing walang katapusan ang paghihintay niya sa plaka. When I bought this car, mga 4 months ago, yung binigay nila sa akin plaka, hindi medyo durable. Since matagal naman yung plaka sa LTO, since April, I asked CASA kung kailan ko makukuha yung plaka ko. Ang sabi nila sa akin is next year pa. Naisip ko, nagumawa na lang ng sarili kong design. Ang problema sa plaka ay ginamit ng inspirasyon sa negosyo. Itinatag niya ang Plates Manila na gumagawa ng plaka. May halos 200 order siya kada buwan. Ang bawat temporary plate na may conduction number at hugot line, 900 pesos ang bawat pares. Noong una akong nagsimula ng business, marami akong mga kaibigan na naging interesado kasi yung mga plates nila na in-issue ng CASA, medyo hindi na nakikita yung numbers or nag-fade na sa sobrang tagal ng LTO magbigay ng plaka. So, naisip nila na magandang investment nga ang conduction plate na customized para makita nila na maganda talaga sa kotse nila, bagay na bagay. Tapos, pwede pa nilang dagdagan ng mga hugot na gusto nila about LTO. Noong 2013, ipinatupad ng Land Transportation Office ang Motor Vehicle License Plate Standardization Program. Gagawin daw nilang iisa lang ang disenyo ng mga plaka ng sasakyan. Ayon sa LTO, mas madali raw matukoy ang mga peke, illegal at sirang mga plaka. Isa sa mga gustong adresin yon. Kaya nga merong mga in-adapt na na analytics para ma-determine kung alin ang mga plaka na hindi tunay, no? Pero sa pag-iikot namin sa Metro Manila, iba-iba pa rin ang plaka ng mga sasakyan. Ang mga lumang plaka, kulay berde na may 3 letra at 3 numero. Ang mga bagong plaka naman, black and white ang kulay na may 3 letra at 4 na numero. Pero ang karaniwang makikita sa kalsada, mga temporary plate. May conduction number na may 2 letra at 4 na numero. So registered na yung kotse na to, under the conduction number. However, meron pa siyang i-issue sa'yo na talagang license plate na specific to your car. So for the meantime na wala pa yung mga LTO plates, yung conduction number ang ginagamit. Yun yung kinakustomize namin. And tolerable naman yun sa LTO. May mga sasakyan na hindi na pinalitan ang temporary plate galing sa kumpanyang gumawa ng kotse. May mga plakang isinulat na lang sa papel gamit ang pentel pen. At ang iba, nagpasadya ng sarili nilang disenyo. Kanya-kanyang estilo, iba't ibang kulay. May mga titik pa na hindi naman maintindihan.
So, hindi naman siya nahuhuli. Ang importante lang kasi sa LTO, and they're very specific about it, na yung numbers at saka yung letters very visible sa kanila. So, just in case you get into an accident or nagkaroon ng issue sa kotse mo, madaling ma-identify yung kotse mo. Hindi alam ni na Paulo at Wilson kung kailan makukuha ang plakang binayaran na nila. At the end of the day, syempre, it's doble yung kosto para sa driver ito. Syempre, nagbayad ka na ng plaka mo dati, tapos magbabayad ka pa para sa conduction number. Nagiging katatawa na tuloy ngayon ang ganitong plaka. Pero gusto ko nang matikman yung totoong plaka ko. Asan yung plaka ko, di ba?